So, what's up mga karabis? So, welcome back to my YouTube channel. So, for today's vlog, pag-uusapan natin kung bakit nga ba mahalaga yung pag-trim, regular trimming ng kuko ng ating rabbit. And, papakita ko rin sa inyo yung tamang pagpuputol nito. So, kung bago ka, please don't forget to like, comment, subscribe, and hit the bell icon para ma-notify kapag may bago akong update. So, yung mga gagamitin natin ay mask. Siyempre, pag nag-groom tayo, kadalasan, kung mapapansin nyo, may mga nalipad-lipad na balahibo ng rabbit. So, pag nakasuot tayo ng mask, may iwasan natin malanghap or masingot yung mga balahibo. And pamputol, nail clipping. So, nabili ko ito mga 169 pesos. Dati ito talaga yung ginagamit ko, nail cutter. Pero, nung nag-search ako sa Google, hindi pala nire-recommend nilang gamitin to kasi nade-damage yung kuko ng ating rabbit. And yun din yung napansin ko dati, nagka-crack siya pag kinakat ko siya. Kaya naman, bumili ako nito. And hello pala sa lahat ng mga nanonood ng vlog ko palagi. Ay, sa inyo, hindi ko na kayo isa-isahin guys. Maraming salamat sa support ha. So, let's start. Kaya tayo ng towel. And ilalagay natin sa may hita natin. Ayan. Siyempre, kailangan natin magbigay ng treats para ma-relax sila at hindi sila malikot. And every time na behave sila, mag-offer tayo palagi ng treats sa rabbit natin. Para alam nila kung kailan sila mabibigyan ng treats. So, ayan. Magsisimula na tayo. So, ganito sila guys. Ginugupitan. Pinapahiga ako sa may hita ko and may towel ako. Ayan. And i-relax nyo lang muna yung rabbit nyo. Ayan. Check nyo muna yung kuko. Ayan. So kung mapapansin nyo sa screen nyo, yung quick na tinatawag yung red na part ng kuko, yung may dugo, pag hindi nyo yan kinat for almost mga 3 months, hahaba yan ang haba katulad ng kuko, mas mahihirapan tayo at syempre mas mahihirapan yung rabbit natin kasi magka-curve yung pagtubo nyan at pwede silang ma-injured, ma-injury pag hindi natin ginupitan sila every month. And syempre guys, habang nagugupit tayo, huwag natin agad-agad bibiglain yung pagputol para hindi magulat yung rabbit natin and hindi siya madala the next time na gugupitan natin sila. And yung pagpuputol ng kuko is part of grooming nila guys. Kaya wag na wag nyong kakaligtaan. Bukod sa brushing, regular trimming ng kuko nila is also required. Hihimasin nyo para behave lang sila. Behave lang yung rabbit nyo habang ginigroom nyo. So, tapos na ako sa kabilang paa. Dito na. Ingatang wag makat yung tinatawag na quick kasi dudugo yan. So if ever man na makat nyo yan, pwede tayong gumamit ng harina or flour. Gumamit lang ng cotton pad
nandiin na ng maigi sa kalagyan ng harina yung kuko para pumupa yung pagdurugo. Ayan, last na to guys. So ayan guys, tapos na tayo sa isang rabbit. So sa pangalawa na tayo. So hi guys, this is Olivia. My 5 months old doe. Anak siya ni Bella. Bibigyan niya lang siya ng damo. And i-relax. Relax lang. So ako guys, nagsisimula ako mag-cut ng or i-trim yung kuko nila. Mga 1 month old pa lang sila. Sinasanay ko na sila para hindi ako mahirapan pag tumanda sila. Tapos na. Good girl. Ayan, pangatlo na tayo. So guys, kahit madami yung rabbit ko, talagang nagbibigay ako ng time or naglalaan ako ng time para lang maputulan silang lahat. Kasi since once a month lang naman, tatama rin pa ba tayo? And part yun ng obligation natin bilang human or for parents nila, and a breeder part yun sa atin. And para, and guys, make sure na pag i-breed nyo yung rabbit nyo, yung doe, make sure na naputulan nyo ng kuko para pag nanganak sila and tumalantalan sila dun sa baby kits nila, hindi yun masusugatan. And syempre pag regular yung pagpuputol ng kuko natin sa ating rabbit, sakali man na kunin natin sila and accidenting makalmot, hindi yun totally sugat na sugat talaga, kasi nga nagugupitan natin sila ng kuko. And ayan guys, sana may natutunan kayo ngayong araw na to. And please don't forget to like, comment, subscribe, and hit the bell icon para ma-notify kapag may bago akong update.